Part 3 naman po ngayon ang aking tutorial regarding po dito sa exact value of trigonometric function. Ngayon naman po aking pong ipapakita kung paano po palabasin yung exact value itong mga degree na to. Itong mga una, yung 0, 90, 180, at saka 270, at saka 360 degrees. Dito po actually ang kailangan lang talagang maunawaan. Number 1, is yung unit circle na aking pong pinaliwanag nung part 2 ng tutorial na to. Pag naunawaan niyo po yun, actually madaling-madali na to eh. Sige po. Kunwari po natin itong 0 degrees. Ito po yung tinatawag na rectangular or Cartesian coordinate system. Ito yung x-axis, ito naman yung y-axis. Kung 0 degrees po, wala talaga tayong makita yung angle eh. Na pag-angat. Kasi 0 degrees eh. May angle siya, kaya nga lang talagang wala tayong makita na kung saan aangat siya. O, ito po siya. Pagka ganito po, ang scenario, mag-iisip lang po tayo ng isang right triangle na kung saan, kunyari lang, no, lalagyan natin, no? Papaangatin natin yung 0 degrees. Kunyari, meron siyang angle. Pero actually, 0 degrees siya. Yun naman ay kunyari lang. Ilalagay ko lang pansamantala sa aking isipan, sa isang espasyo ng aking utak. Pero sana, wag naman akong husgan. Baka sabihin naman, 0 degrees siya. Bakit parang may angle? Yun naman ay kunyari lamang. Paraan lamang para masagutan. Kasi alam niyo po, sa mathematics tulad nito, may mga ganong paraan po na pagsagot eh. Kumbaga parang nagiging berdo ka. Pero actually paraan lamang yun para yung kabuuan ng tanong masagutan mo. Patulad po nito. Kung mag-iisip po tayo ng isang right triangle, ito po yung 0 degrees eh. Ito po yung sinasabi ko na sana huwag naman akong husgahan muna. Kasi ba't mo naman nilagyan ang angle ito? 0 degrees nga. Ito, pansamantal lang. Kumbaga, ilalagay lang natin sa mind natin. Ibig sabihin, ito naman yung positive y. Kasi ito yan eh, parang ganito yan. Oh. Ayan, ayan. Ito naman, positive x. Yung sa unit circle, ito siya eh. Kumbaga, ito yung unit circle, iba pa ganyan. Ito naman ngayon yung radius, which is equals to 1. So, ibig sabihin, kung 0 siya, automatic yung y, 0 na. Kasi wala siyang y, walang pag-angat eh. Ang x ang meron, which is equals to 1. Kasi kung 1 ito, ibig sabihin isa sa kanila, yung 1. Di ba ganun? O, di ibig sabihin yung 1, x. Yung y is 0. Lagyan natin dito y. Therefore, pwede na ho natin makuha lahat. Dito lang, triangle na to, sa picture na to. Yung anim na function, trigonometric function ng 0. Sign of 0 is equals to opposite side, 0 over 1, which is equivalent to 0. Cosine of 0 is equals to adjacent side, 1 over 1 is equals to 1. Tangent of 0 is equals to opposite over adjacent, which is 0 over 1 is equals to 0. Therefore, makukuha na natin yung reciprocal function list. Cosecant of 0. Secant of 0. Ito naman ay cotangent of 0. So, babalik tarin lang natin to. 1 over 0 is equal to, it is equivalent to undefined or infinite. No? Ito, malinaw, magiging 1 lang. Eh. Kasi 1 over 1, 1 pa rin naman. Ito, magiging 1 over 0. Also, undefined or infinite. Ganun din po itong 90 degrees. Ang mangyayari po dito, kung ito yung 90 degrees, actually ito siya. Ayan. Ayan. Therefore, gagawa lang din po tayo ng isang right triangle. Ilalagay natin yung 90 degrees dito. Pero in reality, hindi ito 90 degrees ha. Nilagay ko lang to na paraan ko para masagutan ko yung kabuuan ng tanong. Ibig sabihin, kung 90 degrees siya, talagang ang y ang meron lang, ito 1 lagi to kasi sa unit circle.
Ito, therefore, y ito? Y is equals to 1. X naman ang 0. Kasi ito siya yung 90 degrees eh. Ito 90 degrees ito eh. Ito 0 degrees, di ba? Ito 360 degrees. Ito naman ay 270 degrees. Ito 180 degrees. Ito pala yung 270. 270, 180. Ako. So, kung 90 siya, therefore, yung y is 1. So, therefore, sa figure po na ito, makukuha na natin lahat. Sine of 90 opposite 1 over 1 is equals to 1. Cosine of 90 is equals to 0 over 1 is equals to 0. And tangent of 90 is equals to 1 over 0 is equals to undefined or infinite number. Cosecant of 90 is equals to 1 then. Secant of 90 equals to 1 divided 0 is equals to undefined. And cotangent of 90 equals to 0 over 1. Baliktad lang eh. Is equals to 0. Yung 180 naman, 180 degrees, kasi ito 0, 360, 90, 180. Kaya nga lang, i-apply natin dyan yung mga sign, kasi ito first, second, third, no? Ito naman yung third, first, quadrant, second quadrant, third quadrant, and the fourth quadrant. So, kailangan yan. Pagdating na sa 180, kasi magpas na siya ng 90. Therefore, kung 180 ito po siya, therefore, wala pong pag-angat eh. X lang yung meron, ibig sabihin yung Y0. Therefore, pag kumawa po tayo ng tinatawag na right triangle dyan, ito po yung 180 degrees. Ito po yung y equals to 0. Ito laging 1. Yung x is equals to negative 1. Bakit po naging negative 1? Kasi nandito na po siya sa negative side, no? X-axis. Therefore, ang hukuha natin lahat of sine of 180 equals to opposite side, 0 over 1 is equals to 0. Cosine of 180 equals to negative 1 over 1. Kasi adjacent side over hypotenuse, which is equivalent to negative 1. And tangent of 180 equals to tangent of 180, 0 over negative 1, which is also equal to 0. Therefore, kuha na natin yung cosecant of 180 degrees. Equivalent to balitarin na natin ito. 1 divided 0 equals to undefined. Ito naman, second of 180, equivalent to, balitarin lang eh. 1 over negative 1 is equals to, still negative 1 pa rin. Ito naman ay kung tangent of 180 equals to, babalitarin na natin ito eh. Negative 1 over 0, still undefined pa rin. Punta naman po tayo sa dinataas sa ano, sa isang up 270, no? 270. Actually yung 270 nandito na po 'yan eh. 270 degrees. Ito kasi 180, 90, 0 at 360. So lalabas yung 270, walang x eh. Yung x hindi walang x, yung x niya 0. Yung y niya negative 1. So, kung ito, i-formulate natin ng right triangle dito. Ito yung 270 degrees na kunyari lang na 270. So, kung magkasamayin lang natin yan. Therefore, yung y is negative 1. Yung x, 0. Yung ito laging 1. Therefore, kaya natin kunin yung sine of 270 equivalent to negative 1 over 1, negative 1. Cosine of 270 equals to 0 over 1 equals to 0. And tangent of 270
equals to negative 1 over 0, which is given to undefined. Therefore, pwede naman natin makuha yung cosecant of 270. 1 over negative 1 is equals to negative 1. And secant of 270 is equals to, babalik tarin lang natin ito, 1 over 0 is equals to undefined. And cotangent of 270 is equivalent to 0 over negative 1 is equals to 0. Okay na, no? Isa na lang. Sa 360 degrees. Ang 360 degrees, kung ititingnan natin sa Cartesian rectangular coordinate system, babalik siya sa 0. Ito. Yan. Ito na siya. Therefore, walang y. Isipin, hindi walang y, kundi yung y 0. Ang mayari po rito, ito pa ganito. So, yung x is equals to positive 1. Therefore, kung gagawa tayo ng right triangle para sa kanya, 360 degrees, yung y is equals to 0. Yung x is equals to positive 1. Ito, laging 1. Therefore, yung sine of 360 degrees is equivalent to 0 over 1 is equals to 0. Ang cosine of 360 degrees is equals to 1 over 1 is equals to 1. And tangent of 360 degrees is equals to opposite side over adjacent side equals to 0 over 1 equals to 0. Therefore, pwede natin makuha yung reciprocal function. Cosecant of 360, baliktarin lang natin, 1 over 0 is equals to undefined. And secant of 360 equals to 1 over 1 equals 1 there. Cotangent of 360 degrees equals to 1 over 0 equals 1 defined. Ito pong mga value na to, pwede nating ma-check isa-isa. O kung naghihinala na baka mali yung answer natin, pwede po nating ma-check using a scientific calculator. Ipo mamaya po naman yung part 4 ng ating tutorial. Thank you po. Salamat.